Hello po. Hi sa mga user lang naman. Isa lang naman ang fan ko sa mga fans. Ambisyoso. Ano, ay, kamukha ko si ano? Nagiging kamukha si Carla Estrada. Oh my God. Carla. Kumakarla ako ngayon ah. Ganda. Fan ako ni Carla. Ito. Carla nga. Parang si Carla Estrada na. Ito, sino ka mo? Carla talaga eh. Oh? Kasi, alam mo talaga, yung Carla talaga. Kamukha ko talaga. Ito pag ito. Ito yung kamukha. Meril. Meril Soriano. Ganda rin yun eh. Swerte ko. Iba-iba yung mukha ko. Uy! Sino kamukha ko ngayon? Ikaw ito. May gitang artista eh. Nakita ko gatong pa. Ano yun? Kachapoy. Kailan na ba yun? Tanda na yun. Kasi matanda na ako. Tanda na ako. Mukha lang akong ano. Pero matanda na po talaga ako. Kaya ako tayo nag-ano ngayon. Dahil request. Request ni ano. Kailangan ko mabanggitin. Hindi ko na mabanggitin. Sige na. Pero request niya to. Nagkaroon tayo ng raffle. Napag-isipan ko lang ngayon, nagkaroon ko ng raffle. Kami, ako lang. Ako lang to eh. Kunyari, marami kami. Hindi, mag-isa lang ako. Nandadamay lang ako ng ibang tao. Mag-isa lang talaga akong gumagawa nito. Wala. Kaya ayoko mandamay ng ibang tao. Ako lang talaga, kaya akong may magagalit dyan. Kung sino man ang magalit dyan. Ako lang to eh. Kaya huwag kayo mandama ibang tao, ganun. Nakakalungkot, diba? Lungkot ang buhay ko. Hindi nyo alam. Pero gusto kong maging masaya. Dahil, bakit nga ba gusto kong sumaya? Para may magawa naman ako na masaya. Kasi lagi na lang akong, ano eh, malungkot. Uy, minsan Jolina ako. Uy, o Jolina, ganyan o. Oh. Uy, kamukha ko si Jolina, ang galing. O, ganun. Sino kamukha ko? Parang meron din eh. Hindi ko mabanggit to. Sino yung kamukha ko pag mga... Parang meron eh. Sino, sino yun? Basta meron eh. Ayan. Meril pa rin eh, Meril. Pero talagang ano, Carla Estrada. O Daniel. Daniel Padilla. Ako yata yung kamukha ng Daniel Padilla. Uy, kamukha ko sa ano ah. Hindi, Jolina talaga. Paano ako ni Jolina dati? Ito na, lalagay na natin. I-try natin tong lipstick. Ni ano. Nung nag-isang fan natin, isang subscriber. Nag-isang subscriber na ako. Buti ho, may isa ho tayong subscriber ngayon. Serte. Kaisa tayo. Manalo. Ito ho ay nabili ko sa Saim. Saim? Same? Same? S-A-E-M. Same. Or Sam? Or Sam? 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 Basta S-A-M. Meron silang ano, boutique sa gitna ng Robinson's Ermita. Halos tabi siya ng Starbucks. Diba? Di ba alam niyo ba yung Robinson's Ermita? Sakay kayo ng jeep papuntang Pedro Hill. Tapos baba kayo doon sa may Pedro Hill. Malalaman niyo naman na yung mall na yun. Pag nakita kayo yung mall, yun. Gusto, nahihirapan akong ano, explain. Yeah. Yan, request mo to eh. Ano ba to? Basta itong R, wala po naman ako. Pero nagpa-laser ako dati. Pag nagpa-laser ka pala ng mata, nung time ko ha, kasi matanda na ako. Nung nagpa-laser ako ng mata, merong nilagyan ng topical anesthesia
yung black part ng mata ko. Tapos in-scrape. Yung hindi naman nakasakit, wala akong naramdaman. May in-scrape sa top ng mata ko eh. Hindi ko alam kung anong tawag. Tanong niyo sa ano, ophthalmologist, optometrist, orthodontist. Basta letter O. Yun yung gumaan sa mata. Pero orthodontist, hindi ortho. Ophthalmologist. Kasi magkakaiba yun, di ba? Optician. Obgynecologist. Basta yung O, letter O, nag-uumpisa. Yun yung nag-scrape ng obgynecology. Hindi OB pala, hindi. Optician. Hindi. Ang optician, yun yung gumagawa ng ano, ng salamin mismo. Siya yung talagang naglalagari ba yun? Yung ophthalmologist tsaka optometrist, yun magkaiba yun. Ophthalmologist, siguro yung ophthalmologist yun. Yung nag-o-opera ng mata. Tapos yung optometrist, siguro yun yung ano, yung gumagawa ng salamin pag nagpapa, pag malabo mata mo, punta ka ng ano, yung nagtawag doon, Watson's. Hindi Watson's. Yun ano, kakaano ko to eh. Magiging malimutin ako. Kakaano mo ininim ko. Pati ininim ko, nalilimutan ko na rin. Ba yan? Makakabobo. Uy, pero dati hindi naman ako bobo. Madali na naman ako. Diba? O, ito, tatryan natin ha. Ha? Tatryan natin. Ate, bahala ka na sa akin. Pakalat mo to. Maraming manood. Ate, kuya. Okay. Aminin ko na. Dati akong nag-dats. Nasa dats ako dati. Kasama ko lang sila, ano, pang Sunday ako. Hindi. Pang ano ako. Hindi, nag-dats talaga ako. Nag-dats my boy ako. Dati akong lalaki. Naamin ko naman eh. Bakit? Pogi eh. Diba? Pag pogi oh. That's my boy. Dati yun. Sige, try na natin to ah. Ayun o, sayang. Kahit na nga magbasa. Makikita nyo ba? Baliktad ata eh. Ano ba ito? Ba't baliktad? Ayun o, the. THE. Tapos, baliktad nyo lang ba? Nakikita nyo ba? The same, the same, the same. Korean to, Korean cosmetic brand. So, ito try na natin siya, ha? Tignan natin kung maganda sa akin. Wala akong lipstick ngayon. Hala. Yan, hala. Ano nga pala? Nagpatatoo ako dati ng lips. Kaya medyo ganyan. Nagpatatoo ako. Tip lang ha, sa mga gusto magpatato, yung kilay ko, hindi yan tato. Hindi yan tattoo. Pag-social tattoo. Have you had your eyebrows tattooed? No. Hindi siya tattooed. Ano siya? Totoong hair siya. Ano lang, binawasan ko lang kasi dati sobrang kapal. Sobrang kapal talaga, parang akong may unibrow. Okay, unibrow dati, tinan mo. Kaya dito wala. Kasi, inaahit ko. Inaahit ko. Nang pang-ahit. Siyempre. Hindi ko ginagamitan siya ng chani. Kasi pag gagamitin mo chani, masisira yung parang pinakaloob ng hair follicle. Masisira siya. Baka hindi na tumubo yung hair. Eh di ba minsan merong mga times na yung makeup uso makapal ang kilay. Kaya hindi ko siya pinaplak. Ano lang, ahit lang. Yun din ang sabi sa akin ng ano yun, ng kaibigan ko sa parlor, doon sa may kanto. Na wag mong aahit, ay wag mong ipa-pluck or iwa-wax, wag, or ano yon, threading, wag. Kasi baka masira yung hair follicle, hindi natutubo yung ano mo, kilay mo. Kapag sikat na uli yung makapalang kilay, pwede mong maibalik, nakapakapal mo ulit yung kilay mo, kung anong type mo. Ay ngayon, ang type ko ngayon is parang Korean, kaya ang ginawa ko, diniretso ko yung ilalim na pag-aahit.
dinerecho ko dito. Nakikita yung Korean, kasi yun ang uso ngayon eh. So, dinerecho ko yung pag-ahit dito, yan. Sa ilalim. Tsaka yung dito, inahit ko rin. Tapos kung mayroong makakikita ka na awas-awas dito, nakaawas. Para, ito para sa makakapalang kilay. Yung makikita mo na awas-awas dito. Yan. Tinanggal ko rin yan. So, inahit ko. Kasi nga, gusto ko Korean. Medyo singkit ako. Kasi laki ng mata ko, di ba? Laki, di ba? Parang ano, may sabi nga sa akin, ano daw ako, busugo. Busugo daw ako. Siya, pangit-pangit siya. Mukha siyang butete. Oh, busugo daw ako. Anong bisugo? Mukha mong isda. Hindi naman. Malaki lang ang mata ko. Ayan. Ay, hindi pa tayo tapos sa pagpapalaser. Nga pala, kaya rin siguro lumaki yung mata ko. Kasi nung nagpalaser ako, diba, syempre nilagay ng parang clamp na gano'n. Yung mata ko, clamp. So, nakagano'n yung mata ko. Tapos nakahiga lang ako. Parang sa dentist, ano, chair? Or dental chair ba yun? Parang gano'n lang eh. So, parang, siguro ano pa ng mga time na yun, hindi pa masyadong sosyal na dapat nakahiga ka. Or ganun talaga hanggang ngayon. Kasi isang beses ko lang ginawa sa magkabilang mata. Isang ano ng tirahan lang yan. So, so yun nga. Yung nagpa-laser ako ng mata, malabo mata ko dati. It's, ano, 350 tsaka 300. So, na-alarm na ako. Sabi ko, tapos nausun, nakikita ko sa dyaryo. May dyaryo pa nun. Alam ko yung mga bata dyan, yun, hindi alam ko ng dyaryo, no? May dyaryo nun. Yung dyaryo yun, yung dami kong sinasabi. Ano lang naman akong lipstick, magta-try lang naman. Di, para matuto na rin kayo, di ba? Kasi nga, sa ba, dyaryo ba tayo? Sa sige na nga, sa mata na nga, diretso yun. May in-scrape. Hindi ko alam kung ano yung scrape dun sa mata ko. May tinanggal. Pero nakakakita pa rin ako. Wala akong nararamdaman. Tapos, merong parang pen light. Nakatingala akong gano'n. May parang pen light. May parang pen light siya. Titigilan ko raw yung pen light na yon. So, tumitingin ako sa pen light na yon. Yun lang daw. Yun lang daw susundan ko ng tingin. Tapos, yun. Habang ginaganon, may naamoy ako, parang nasusunog na buhok. Siguro mata yun, yung mata ko, yung kasi parang binayari yun sila ng mapa, minamapa. Kasi bago ka i-laser, imamap nila yung eyes mo, kung saan doon yung, hindi ko sila man term, kung saan doon yung medyo nakalubog, o nakalita, o nakatabingi, yung minamapa nila kung saan doon yung i-adjust. Kaya nang pagdating ko, nakamap na yun sa computer. Naririnig ko. Tapos may naamoy akong masusunog. Mata ko yun. Kasi laser nga eh. Akala ko buhok. Para yung mga ano, yung mga in-expect nyo, alam nyo na, di ba? Ganun ang pagpapalaser. Yung sa akin, yung time ko. Ewan ko ngayon, baka merong panipsip na may vacuum na ng panghigop ng air para hindi na ninyo maamoy at hindi kayo matakot. Pero nung tanamin na yun, hindi ako natakot. Tapos, after nung laser ko, nakakakita pa rin ako pero medyo blurred yung paningin ko. Pero nakakakita ako after nun. Right after, kasi hindi naman ikaw kailangan magpa-hospital dahil inan yung mata mo. Kasi nakakakita ka naman eh. Outpatient, tawag dun. Tapos nung ano na, nung nilagyan din ako ng ano, parang clear lens magkabilang mata, yun, para maprotektahan, kasi may tinanggal nga sila sa mata ko, may in-scrape yun. Tapos after a week, yun, okay na. Hindi ba ako nakakita ng 20-20, at least mga siguro mga 30-40 ganon yun, pang mata gala na yun. So effective siya, maganda, mura pa noon, pero ngayon medyo mahal na yata. Kasi nahihirapan ako magsalamin eh. Yun. Kaya kung gusto niyo magpa-laser ng mata, mag-okay siya. Pero pagtanda niyo, gaya ng age ko, pag tumanda kayo, babalik yung ano eh, yung, di ba pag tumatanda ng tao, lumalabo mata. Ganon. Yung pag malayo, makikita mo, pag malapit, hindi mo makita. Yun. Yun yung ano effect nun pag matanda ka na. So bumabalik, hindi dahil sa, or hindi nag, ano,
hirap explain. Hindi bumabalik yung pagka farsighted mo or nearsighted mo, pero pag magiging matanda ka na, magiging ano, magiging mahina pa rin ang mata mo. Magiging mahina pa rin. So, hindi siya guarantee na hindi na lalabo ang mata mo pagtanda mo. Kasi, syempre, tao tayo, ginagamit natin yung mata natin, napapagod. Normal lang yun. Ha? Tsaka normal din yun na hindi mo makuha yung 20-20 after i-laser yung mata mo. Okay? Tapos na tayo dun, ha? So, yung kilay naman ulit ang sulod natin. Tapos na tayo dun sa mata. O, yung kilay naman, yun, gusto ko ng Korea na medyo Chinese. So, di ba, hindi naman sila masyadong ebalbon ako. Hindi naman sila masyadong mabuhok. Kaya, tsaka yung buhok nila, gato lang sa kilay, ba ganyan-ganyan lang. O, kaya ginaya ko, kasi uso ngayon yung Korean, di ba? Tapos sa tayo dyan, ha? Ako lang ang gumawa niyan. Pero kung hindi kayo marunong, punta kayo sa parlor. Yung sa mga, ano, mga friendly na mga Becky natin dyan. O, may maraming mga friendly dyan. Talagang kausapin mo lang sa mga friendly naman yung mga Becky natin dyan. Sila pa nga man sa, uy, ay, tay. Gusto mo ba, ano, ano, ay, tas, ano, ihitira natin kung konting kilang. Para naman, Korean ka ng konti. Ganon, ganon. Pwede naman silang pakiusapan pala, papagupit ka, ganon. Ay, gusto ko, ano, korte ano yung kilay ko. Payag sila. Basta, ano, mas gusto rin nila blade. Yung mga bakla, gusto nila na yung blade na ikaw. Kaysa sa pang-plak. Kasi sila rin nagsasabi na, hindi, baka hindi na tumubo. Dahil, minsan uso si, ano, sino ba yung sikat na model na makapalang kilay? Mas makapalang kilay. At saka si Andrea Brillantes, wala diya. Ayan, diba makapalang kilay nun? Oh. Pero kung ayaw niya ng ganung kasing kapal na parang unibrow, eh, pwede niya naman, ano, i-blade. Blade yung mata mo, yan, ganun yun yung blade nyo. Hindi, makakape. Hindi, totoo. Meron akong bakla, galit pala sa akin. Blinade ako, hindi panta yung kilay ko. Pero galit siya sa akin. Pero pinabayaan ko na siya. Okay lang yan. Ayan na. Insecure. Yan. Galit, mga galit dyan. Kalimutan niya. Wala kayong mga mapapala dyan. Kakasakit lang kayo. Ano ba yan? Ikaw nung pinagsasabi ko. I-check lang ko naman ng lipstick. Ano ba yan? Yan, lipstick na. Ito na. Lipstick, chichik lang ng lipstick, tumagal. Ano ba yan? Ano? Uy, kumukulay. Kokordian nyo. Hindi ako marunong ah. Ay, yung tattoo pala ng labi, no? Masakit. Kasi parang ano ka, may papabunot ka ng ipin. Kasi nung nagpatato ako, ang daming injection na anesthesia. Pero maganda naman ang kalalabasan, hindi naman kayo magsisisi. Kahit masakit. Ganun talaga ang buhay, minsan masasaktan ka, diba? Laban lang. O talagang ano, diba? Hindi, yung lipstick kong tiyan-tiyan natin, imuto ako dyan, ayan. Hindi. Patay na ba? Ganda na ba ako? Ganda na ba? Uy, parang Osang. May nakita akong style. Parang si Osang. Gata. Patikim ng pinya. Ano ba pa yung alam na alam ko yung mga movie ni Osang ha, pati kayong pinya tsaka yung ano ba yun? Yung boatman? Siya ba yun?
Basta yung patikim na ng penya. Tsaka yung ibon. Ibong adat na. Basta, malilimutin ako. Ibon, ibon. 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 Tapos ko may... Ayan. Bakay na. Tapos patikin ng pinya, tsaka babae sa bintana. Babae sa bintana, paano sa baba? Awesome. Uy, uy! Inis. Inis oh. Nakakainis. Inis veneration. Inis veneration. Meron ako nakita kanina. Paan ba yun? Finish. Carla, mamaya ka na. Mamaya, balik. Ulit, ano muna? Mamaya, inespeto na siya muna tayo. Katrina Halili. Oh, si Carla na naman. Carla, lumalabas ka lagi. Masyado ka ng sikat, Carla. Mamaya ka na. Ito. Si Osang talaga. May pagka-Osang. Awesome. Jolina, yeah, hi Jolina. Diba? Sabi kong kamukha. Next time, iba na naman lalabas dyan. Hindi ko sila tinatawag, pero parang sumasapi sila sa... Uy, parang... Bea? Yan, yan ba? May kamukha ba? Inis-veneration, ayan ka na naman. Naloka na ako. Ito kasi si ano eh. Uy, Bea to talaga. May pagka-Bea eh. Bea Binene. Hindi Binene. Bea Alonso. Yan. Isang mga yan. Basta ang tabayanan niya, minsan may naiiba sa mukha ko. May kamukha. Alam niyo yung... Kayo na mag... Oh, Meryl. Meryl Suriano. Ang kakamukha ba sila? Bakit napunta lahat sa akin yung mukha niya? Yung lipstick lang naman ako. Ayan. Bagay pala sa akin. Bagay pala sa akin. Ganda na to. Ate, padala ko sa'yo. Magkano ba shipping nito? Shipping, ikaw na magbayad. Ba, lugi-lugi naman ako nito. Isa lang ang subscriber ko. Ikaw lang ang subscriber ko. Pati shipping, ako pa. Magparapol nga tayo. Ikaw na rin nga nanalo eh. Oh. Uy, Danita Soto. Danica Soto. Oh, ano? Danica Soto. Danica Soto. Pero lumalabas pa rin si Carla. Carla talagang... Iba ka. Jolina. Pag ganyan. Sino yan? Wala lang. Teletubbies. Wala lang kamukha. Ate. Ikaw lang ang subscriber ko, ate. Hindi tayo kikita nito. Tatrabaho na lang ako. Papagalitan pa ako, anak ko. O yung anak ko, huwag mo naman ako kahiya. Love na love kita eh. Gusto mo iyakan tayo. Ito! Love na love yung anak ko. Love yan ah. Uy, si Osang. Hindi ako gumagano kasi mayroon akong double chin dito. Taba-taba ako kaya. Pinagtatago lang ako sa likod ng... Kaya lang ganito lang hanggang ganyan lang makikita niya sa akin. Kasi ang taba ako. Oh, yeah. Carla. Hindi, idol ko tasay. Ganda talaga ako kay Carla. Misot. Casey Montero. Pero minsan may Chris ako. Nagiging kamukha ako si Chris. Click si ano. Ayan si Casey oh. Casey Montero.
Minsan kamukha ko si Chris. Chris Lawrence. Galing ko man to yun eh. Idol ko si Chris Lawrence. Kala niya, Chris Lawrence. Si Chris Lawrence, yung kalala. Yung ano, yung kumakanta. Yung bang kanta niya? Hindi ko alam eh. Basta kay Chris Lawrence yung nakikita ko sa TV. Yung asawa ni Katrina Lily dati. Uy, di ba yung Katrina Lily o kamukha? Saan na ba yun? Hanapin natin. Uy, Yayo Aguila. Yayo ah. Jolie na. Nahanap natin yung mga kamukha natin. Baka yung makikita pa. Oh, si ano naman to? Si Casey. Casey, uy. Ang ganda ko kaka, pagkamukha ko si Casey Concepcion, ano? Ang ganda-ganda noon. Parang Gabby Concepcion. Yan. O, sa ngali. Si Carmina, minsan kamukha ko. Sana minsan mag-guest sa atin si Carmina. No? Lumalabas minsan sa mukha ko sila. Pag, ano, pag, siguro type nila na. Kasi wala na minsan masyadong showbiz ngayon. Kaya minsan sumasapi, yun, ano, nakikita sa mukha. Yun lang yun. Pero talagang si ano, Carla talagang laging nagpapakita. Oh, yeah. Oh, sige nate. Silang logi ako sa shipping. Padala, i-gcash mo na lang. I-gcash mo sa akin yung bayad ng shipping ah. Alam mo naman yung pandemic na yun eh. Nagawa na nga lahat eh. Yung mga trabaho. Ba? Hindi na wala nang tulog ng time mo kukuha kasi naubos ang pera ng gobyerno eh. Wala na. Kuno nila racket ang gawin natin, di ba? Ito, nagawa na tayo. Vlog. Pero dati vlogger ako talaga. Nasusulat ako. Pero ngayon, vlog na kasi millennials tayo. Nakiki-millennials para kunyari bata pa. Si Osang lumalabas oh. Osang na may Bea Alonso. Oh, ano pagbibili kayo ng lipstick? Ha? Mura lang to. Ako nalaman ng ate, mura lang to. Sabi ko, mahal to eh. Kapresyo ng MAC, pero mura lang siya. Ate, mura lang, sorry. Pero original naman to. Original na galing Korea talaga. Maganda. Matte. Awas-awas naman ako mag-lipstick. Ay, balikan natin yung ano yung tattoo nga pala sa lips. Yung tattoo sa lips, ano yan? 10 injection sa taas, 10 injection sa baba. Talagang kailangan matapang ka. No? Ang sakit eh. Pero wait, may topical anesthesia naman ilalagay bago ka injectionan. Pero mararamdaman mo pa rin yung needle, pare. Mararamdaman mo talaga siya. Feel na feel. Pero masakit. Masakit. Pero dahil gusto mong gumanda, syempre, di ba? Syempre, pag maganda ka. Gusto mo eh. Titiisin mo yan. Ano nakaano ko eh. Dati medyo dark yung lips. Tapos, ano yun eh. Midnight wash. Tinanggal yung kulay muna. So, nakailan yun? Ilang balik ako? 8 sessions. Nag-8 sessions. Oh, 8 times 10. 80 injection. Ganon. Dito, 10 dito. 10 dito. Tapos, kukuha ngayon sila ng pang ano. Alam nyo yun, yung pang tattoo. Malinis naman yun eh. Mamimili kayo ng color. May color. Merong red at saka pink. So, mas nakakatanda pag pink, I mean, pag red ang kukunin nyo. So, preferably, pink ang ipalagay nyo para, di ba, gusto natin lagi tayong bata. Jugets. Pink. Para pag gusto nyong mag-dark, lagay lang kayong lipstick. Tapos, na-ano rin siya, nag-fade din ng tattoo. So, dapat ipapa, ano nyo siya, balik-uli kayo sa tattoo artist niya para ayusin. Dahil, magda-darken. Pag nag-yoyosi ka, ayun, bag kayong mag-yoyosi. Uy, Jennifer Mendoza. Sino yun? Anak ko, ito yun siya. May lumabas eh. Anyway, pag kayo magyoyosi ha, pag after nung tattoo, kasi nangingitim yung labi nyo.
kayo ng kaibigan ko si kaibigan ko sa ano sa call center. Dati nag call center ako eh. Kaibigan ko sa call center, nagpatato siya. Eh, ang lakas mag-yosi. Ako, after tattoo, yosi. Ayun, nangitim. Nagsisi siya, ba't siya nagpatato? Kasi hindi naman tattoo ang nakakaitim. Yung yosi, nag-yosi siya. Itim ka na, may nakakadiri. Eh, may joke lang. Pero ang pangit talaga ng kaya, ang pangit talaga ng kanilabasan pagka-after mong magpatato tapos magyoyosi ka. Kasi ano pa yan eh, fresh pa yung wound tapos magyoyosi ka. Di pa yung yosi, alam mo naman. Yun. Kaya huwag kayo magyoyosi after nyo magpatato. Eh, lakas ang loob nun eh. Tapos, para ma-maintain nyo, or para ma-maintain nyo, hindi kayo dapat acidic. Yun ang sabi ng tattoo artist sa akin. Okay? Para ma-maintain nyo yung kulay ng lips na pag after ng tattoo, yung matagal mag-fade or matagal mungitim ang lips nyo, huwag kayong mag-yossi. And ano pala, acidic. Hindi kayo dapat acidic. Paano ba hindi maging acidic? Itanong natin kay Doc Adam. Ako baka awayin ako ni Doc Adam. Doc Adam, wala akong sinasabing health, something dito, Basta yung sinabi ko lang, after mo magpatato, alam mo ba yon? Baka hindi mo alam yon. Alam mo siguro, sige, baka hindi manda mo ako. Yung pag magpatato ka, huwag kang magyosi kasi mangingitim yung lips mo. Siguro mga after 2 weeks ka na magyosi. Kung talagang decidido kang gumanda, na huwag na mag, yun talaga, kailangan mo na talaga magtiis eh. Sa buhay, kailangan mo talaga mag-test para ma-achieve mo yung gusto mo. Diba? Ngayon, tulala na naman ako. Saan na kaya siya? Isip kaya niya ako. Bali na, move on na rin. Kung ayaw sa'yo, diba? Kailangan mo ba pagsiksikan sa sarili? Baka naman mayroon dyan. Sa mga madami ating subscriber. Isa lang naman ang subscriber. Ate ikaw lang ang subscriber ko. Mag-aya ka naman. Bangitin ko pa pangalan. Nga pala si Jinky, kilala nyo. Baka may kadik-tung-tung vlog na to eh. Mayroon akong ibang panoorin niyo si Jinky. Ilalabas ko siya. Ibig ko sabihin, ipapakita ko siya sa vlog. Kung mapayag siya kasi lumaya yun si Jinky. Mapayag yun, aawayin ko. Babawi ko yung cellphone. Hindi pa talaga bayad yung cellphone. Hulugan talaga 'yon. Naamin ko naman eh, hulugan 'yun eh. Bokot. Wala kayong utang. Hindi kayo nakakautang. Yaman nyo, ha? Baka singilin ako ng mga nakakautang. Babayaran ko kayo yung may mga utang ako. Yung sa tindahan. Babalikan kita. Kung nanonood ka, pero alam ko hindi mo panood to. Tatago ko. Bu-block kita. Pasingilin mo. Parang kamukha ko si yung sino yun? Yung pinsan ni Daniel. Malabas pinsan eh. At hindi lang pa dila yung nakita na niya. Basta, kamukha ko eh. Pero yung si Osa nga, laging labas ng labas ha. Tonto ako lagi sa... Ang ganda ni Osa. Carla naman, namaya na. Si Osa muna na... Lagi ka nang naka-expose eh, di ba? Kahit sa tanghali. Si Osa muna. Tagal nang namin nakikita si Osa. Doon pa. Babae sa banyo. Babae sa bintana pala. Ano ba? Uy, Casey ah. Kunti Carla. Ayan. Jolina! Paper roses. Sino ka mukha ko? Wala na ba? Okay. Close na natin. Ano nabilang sasabi ko? Uy, si Dina Bonneville. Uy, nalobat. Naman mo nalobat. Uy, naku, nalobat na. Diyos ko,
sayang tong record. Sus, Dina. Dina, balik ka. Dina Von V. Von V. Balik ka. Carla, usod ka muna. Tiyot, kinukuha mo yung limelight. Si Dina. Ayan, lumalabas si Dina. Kabayan, Dina. Sige, go. Sana, wala. Si Casey, gusto mo naman talaga eh, oh. Miss ka na namin, Casey. Ay, Osang. Sige. Si Casey ulit, oh. Miss ko yung artista eh. Dati niya ang libangan ko eh. Ganda daw ng movie ni Casey eh. Partner niya siya, ano. Yolo, diba? Oh. Uy, posa. Sige. Ate, ipakalat po itong magandang balita na to sa ating mga kababayan dyan. Para naman mag-subscribe. Jennifer Mendoza, yung dating artista. Yun, yan, nakikita niya. Hindi nyo natin kilala yun eh. Ano? Mamilihan niya sa... Ayan. Casey. Minsan naman kumawa ko si Sharon. Nalabas. Minsan yan. Di ba mag-ina yun si Sharon at si Casey? Labas minsan yan. Antayin niya na lang. Pag antabayanan niya pag mag-vlog ako. Siguro nasa ilaw din yun. No? Nasa cellphone na ginagamit. Kasi... Basta. Sige. Bye-bye. Natawa ka natin ah. Jinky. Nagbantay ka ng bahay dyan, Jinky ah. Puro ka pagde-deliver. Pagde-deliver mga ano mo, mga prutas mo. Ano yun, binabayaran kita para mag-deliver ka ng paninda mo. Diba? Magbantay ka. Sino nagbabantay ng bahay? Yung baby. Si Pristine. Siya nagbabantay ng bahay. Ano yun? Ako talaga, Jinky. Binigyan ka na nga ng cellphone. Tingin ba kita ng bike o hinulugan mo yun? Mag-usap nga tayo kung binigyan ba kita o hinulugan mo yan. Nalalamangan mo na yata ako eh. Jinky, i-feature talaga kita dito. Kahit sa ayaw sa gusto, mahahabolin kita, Jinky. Maglalagay ako ng hidden cam. Okay? At makikita ng mga kamag-anak mo. Bukas luluhod ang mga tala, Jinky. Tandaan mo yan, yung chuhin mo. Alam mo, di ba hindi ka pinapansin yan ng chuhin mo? Pag sumikat ka, tandaan mo, baklang yan. Kastin mo yan. Kala mo, hindi kita papangalanan? Ha? Kastin? Kasi si Jinky, chuhin niya si Kastin. Kaya nakilala ko si Jinky dahil kay Kastin. O, diba? Pero hindi niya pinapansin si Kastin, alam mo. Hindi niya pinapansin si Jinky. Kasi may mga favorite-favorite din si Kastin. Kastin, alam ko mapapanood mo ito, malalaman nilang mga taong bayan kung kano kasama ang kali mo. Kastin. Alam ko nag-picture na kita, Kastin eh. I-picture ulit kita pag nakita kita. Minamaltrato mo sa Jinky tsaka si Mercy. Mga favorite ka. Tanda mo yung Kastin. Pag sumika sa Jinky. Nanginig lang aking kalamnan. Ma-hybrid ako ah. Sige mamaya. Ate. Antabayanan mo to ah. Pero yung shipping fee, Gcash mo. Alam mo yung number ko. Binili na kito eh. Ayun, tas ito oh. Para sa'yo talaga to. Hindi lang kita pwede pangalanan eh. Kasi sikat ka rin eh. Ate, sikat ka no. Hindi kita pwede. Tatawa yan. Oh, tatawa yan. Yee. Tatawa. Sige. Love you, ate. Love you. I truly love you, ate. Bye-bye.